Magandang umaga po sa inyong lahat. A blessed Monday morning to everyone. Naway ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ang sumaating lahat. Hangad ko po na nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman. Ang ating pong aralin ngayong umaga
na pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 8, mga talatang 26 hanggang 39, na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Pilipe, "Pumunta ka sa gawing timog, sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon." Pumunta nga doon si Pilipe. Samantala, isang yunoko na pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. "Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Pilipe." Kaya patakbong, lumapit si Pilipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Pilipe ang pinuno, "Naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa?" Sagot naman ito, "Paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" At si Pilipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Pilipe ang pinuno, "Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Simula sa kasulatang ito, ay isinilaysay sa kanya ni Pilipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Mayroong bang hadlang upang ako'y bautismuhan?" Sinabi sa kanya ni Pilipe, "Maaari, kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang pinuno, "Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos." Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Naway maging pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, purihin ka sa iyong kapangyarihan at kadakilaan. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa napakaraming biyaya at pagpapala na walang sawang ginagawa at pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. Simula sa aming pagbangon sa umaga hanggang sa kami humimlay sa gabi para sa kapahingahan ng aming mga hapong katawan. Salamat po sa iyong pagmamahal, pagkalinga, pag-iingat at sa mga probisyon sa kabila ng aming maraming pagkukulang. Patawarin mo po kami, Panginoon. Dalangin din namin lagi, aming Ama, na samahan mo kami upang kami hindi madapa o mabuwal. Bagkus, bigyan mo po kami ng kalakasan na maging matatag
at matuwid sa aming paglakad. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod at bigyan mo po kami ng malinaw na kaisipan upang maunawaan namin ng lubusan ang kapahayagan ng banal mong salita. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan mo o aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning and greetings of peace, my dear brothers and sisters in Christ. Ang kabanata po at talata pong aking binasa kanina ay kinapalolooban ng tatlong katauhan. Una po, ang anghel, pangalawa si Felipe, at ang pangatlo ay ang yunoko. Alam po natin na ang anghel na tapat na lingkod ng Diyos ay nag-utos kay Felipe na magpunta siya sa isang lugar na malapit sa Gaza. Nang naroon at po si Felipe, ang Espiritu ng Diyos ay muling nag-utos na sabayan niya ang isang yunokong nakasakay sa karwahe. Si Felipe naman po ay isang mabuti at matapat na lingkod ng Diyos na hindi nag-atubili at walang tanong-tanong na sumunod agad sa utos ng Diyos sa pamamagitan po ng anghel. Pumunta siya sa lugar na sinabi ng anghel, bagamat ito'y isang ilang at napakalayo. Nang nandoon na po siya, muling nag-utos ang anghel na sabayan niya ang isang yunoko. Ang yunoko po, alam natin, ay isang lalaking kinapon at kadalasan ay tagapagbantay ng harem or private rooms ng reyna ng Ethiopia. Siya din po ang tagapamahala ng yaman ng reyna. Ang yunokong ito po ay hindi kilala ni Felipe at noon lamang niya nakita. Nagsimula niyang kausapin ng yunoko na nagbukas ng pagkakataon upang siya'y maging isang saksi at makapagpahayag ng mga bagay patungkol sa Panginoong Jesus. Ang yunokong nagpakita ng interes sa mga bagay tungkol sa Panginoong Jesus, kaya't isinalaysay ni Felipe sa kanya ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Sinundan po ito ng mahigpit na pagnanais ng yunoko na siya ay bautismuhan. Siniguro naman po ni Felipe ang pananampalataya ng yunoko sa kapangyarihan at pagkapanginoon ni Hesukristo. Pasigaw na idiniklara ng yunoko ang kanyang matibay na pananalig at pagsampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil dito, siya ay agaran pong binautismuhan ni Felipe. Ang kahalagahan po ng mga talata ay tumatawag pansin sa kahandaan natin bilang mga mananampalataya na lagi nating buksan ang ating mga tainga, puso at kamay at mabilis na tumalima sa anumang ipagagawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ihanda rin natin ang ating mga sarili sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ibang tao, lalo na pat kung ito'y para sa ikapagpapabago at ikatatatag ng Kanyang buhay espiritual na nilulwalhati at tinatanggap ang ating Panginoon. Tulad po ni Felipe, siya ay agad na tumugon. Batid ko po mga kapatid na may mga bagay sa ating buhay na nangyayari na kahit na gaano katagal na ipinamumuhay po natin ang ating pananampalataya, hindi po natin minsan matanggap, mapaniwalaan at maunawaan kung bakit ito nangyayari sa atin.
Ngunit sa nangyari po sa yunuko, siya ay hindi binalot ng takot o duda. Kung sakaling tatanggihan siya ni Felipe sa hinihingi niyang pabor na ipaliwanag sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Sa yunuko po, hindi siya nagulat sa pagdating ni Felipe, bagkos inanyayahan pa nga niya itong sumakay sa kanyang karwahe at ituro sa kanya ang kasulatang binabasa niya. Dito po maliwanag na ipinakita na ang presensya ni Jesus ay nasa kanila. Jesus makes his presence known and felt to both of them. May ilang katotohanan po na nahayag sa ating binasang talata habang si Felipe ay nakikipag-usap sa yunuko. Una po, ang ebanghelyo ay para sa lahat ng bansa, lahi at tao. The gospel is for all nations and races. Ang pagbabagong loob ng yunuko tungo sa pagsampalatayan niya sa Diyos na sinang-ayunan ng anghel at inaksyonan naman ni Felipe ay nagpapatunay na lahat ng tao sa buong mundo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kung tutuksin nga po, everybody is welcome to His kingdom. Remember, ang yunuko po ay isang dayuhan. Iba ang katayuan niya sa buhay at maaaring iba ang kanyang Diyos na pinaniniwalaan noon. Sabi nga po sa aklat ng pahayag, Kabanata 5, talatang 9 hanggang 10, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. By this, the gospel is a universal good news. Pangalawa po, ang ebanghelyo ay para sa lahat ng klase ng tao. The gospel is for all classes of people. Kadalasan, nakatuon lamang ang ating pansin at pagtulong sa mga taong mahihirap at salat sa kabuhayan. Lagi po nating pakatandaan, mga kapatid, na ang mayayaman at importanteng tao tulad ng yunuko ay nangangailangan din po ng pansin at kalinga ng Diyos. Sabi nga po sa 1 Timoteo, Kabanata 6, talata 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Pangatlo po, kung wala ang Espiritu ng Diyos na gagabay sa atin at sa sinumang magtuturo sa atin ng Ebanghelyo, mahihirapan po tayong maunawaan ito. Without God's Spirit, Scripture is hard to understand. Sinabi po sa 1 Korinto, Kabanata 2, talata 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual.
At sa aklat po naman ni Juan, Kabanata 14, Talata 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko at siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ikaapat po, ang luma at bagong tipan ay tumatalakay tungkol sa ating Panginoong Jesus. The Old and the New Testaments are about Jesus. Sinimulang ipaliwanag ni Felipe sa yunuko ang sulat ni Propeta Isaias tungkol kay Jesus na nasa lumang tipan at tinapos niya ang papapaliwanag ng mga bagay sa Ebanghelyo na nasusulat naman po sa bagong tipan. Tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipinaliwanag niya ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya magmula po sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. So remember, everything written to Jesus must be fulfilled. Kalima po, matatagpuan ng sino mang naghahanap kay Jesus kung siya ay matapat at may taus-pusong pagnanais o personal na mithiin na gusto talaga niyang makilala at pasakop kay Jesus. Sincere seekers find Jesus. Ito ang naging damdamin at layunin ng yunuko at hindi siya nabigo. Sabi nga po sa aklat ni Jeremias, Kabanata 29, Talata 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ika-anim po, ang tunay na pagbabagong loob at pagkatawag sa pakikipagrelasyon sa Diyos ay nangangailangan po ng isang kasunduan na magpapanatili sa katotohanan, katapatan at kabanalan ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang tinawag. Genuine conversion is more than words. Ano ang sabi ng yunuko? Tingnan mo, may tubig dito. Mayroong bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Pinatigil ng yunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa ni Felipe sa tubig. Ang yunuko na mismo ang nanghingi ng bautismo na agad namang ginawa ni Felipe. Kapit po, may ligayang dulot sa pagkakilala kay Jesus. Knowing Jesus brings joy. Sabi nga po sa aklat ni Juan, Kabanata 15, Talata 10 hanggang 11, kung tinutupad ninyo ang aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Dahil po dito sa natutuhang aral ng yunuko kay Felipe, siya ay nagpatuloy sa paglalakbay na tuwang-tuwa at may kagalakan. So ang talata pong ating pinagbulay-bulayan ay malinaw na tungkol ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos. Hinahamon at hinihikayat tayo na ating ihayag at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat po ng taong ating makakaharap na ibubukas ang kanilang mga sarili at kalooban po para sa pagtanggap ng bagay na ito. Naniniwala ako na si Felipe ay isang
mangangaral o evangelist na ipinadala ng Diyos sa yunuko upang siya ay turuan tungkol kay Jesus na walang alinlangang ibinukas naman ang kanyang puso at diwa sa pagtanggap ng ebanghelyo ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Tunay na nagagalak ang Diyos sa mga taong nagbibigay ng kanilang panahon at lakas na maipangaral ang banal na kasulatan, lalo na sa mga taong hindi pa pulubusang nakakakilala kay Jesus. Tinanggap ng yunuko si Jesus at tayo po ay saksi dito. Nararapat lang na ipagpatuloy at ibahagi din natin na may katatagan sa mga taong pinanghihinaan po ng loob, the faith that were given to us, it should also be shared to other people. Marubdo po ang pagnanais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao, sino man siya o saan man siya naroroon, ano man ang kanyang katayuan sa buhay, mahirap, mayaman, dahil sinasabi po ng banal na kasulatan, I'm telling you, sinasabi ko sa inyo, na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. To God be all the glory and praise forever. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay patuloy naming pinapupurihan sa sandaling ito sapagkat ikaw ay isang banal, dakila at matapat na Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong napakabuting pag-ibig sa amin na aming nararanasan sa aming lakarin sa buhay sa lahat ng oras at araw. Tunay na ikaw ay isang Diyos na matapat sa iyong pangakong hindi mo kami iiwan, di hindi kami pababayaan. Maraming salamat po sa gabay at mensahe ng buhay na gumising sa aming mga damdamin upang kami tunay na maging lingkod mo na tutugon sa lahat ng ipinag-uutos mo. Dalangin din po namin, Panginoon, na ilukob mo sa amin ang iyong pag-iingat, lalo na po sa aming kapaligiran na kung saan ang COVID-19 virus ang siyang pumupuksa at kumikitil sa aming mga buhay. I-shield at i-shelter mo kami, Panginoon, para sa aming kaligtasan. Malakas po naming ipinahayag, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. Ang iyong pangalan ay makapangyarihan at ang kamay mo ay magkakaroon ng kagalingan sa lahat ng mga anak mong may sakit sa dakong ito at sa lahat po ng mga tao sa aming bansa sa ibang panig ng mundo. Ipuin mo rin po, Panginoon, upang mapanatili ang pagkakaroon namin ng malakas na pangangatawan at magawa namin ang normal naming mga gawain sa araw-araw. Palakasin mo po, Panginoon, ang tiwala namin sa iyo, lalo na po ang mga anak mong nagdadalamhati. Dahil sa mga oras na ito, maaring ang isang mahal nila sa buhay ay pumanaw na. Gabayan at bigyan mo po kami ng sapat na kakayahan, malusog na pangangatawan at malinaw na kaisipan
lalo na po ang mga namumuno sa aming bayan. Ganun din po ang mga ministerial workers ng St. Paul United Methodist Church at ang St. Paul Grade School at ang mga tauhan po nito. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa umagang gawain ito. Sa aming pong pansamantalang paghiwalay, aming Ama, muling ilakip mo po sa amin ang iyong pagmamahal at ang iyong bendisyon. Sa matamis mong pangalan, Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pakikinig sa ating gawain, lalo po sa oras na ito, ang ating prayer, covenant, and devotion. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa ating minamahal na kapatid, si Dr. Cesar Paloma. Salamat sa kanyang mabiyayang mensahe na ating narinig at ito ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang manalig sa Diyos kahit sa ganitong panahon na mayroong pandemic. Siya ay laging nasa atin at hawak niya ang ating buhay at walang sinuman sa atin ay mawaglit sa kanyang kaisipan. Tayong lahat ay talagang pagpapalain ng Diyos sapagkat siya ang mabuting pastol, siya ang nag-iingat ng ating kaluluwa. At ang Diyos na ito ay mahabagin, puno siya ng pagmamahal sa kaniyang mga anak. Tayo po ay talagang pagpapalain ng Diyos. Pakinggan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8. Verse 9, napakalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat siya ay mayaman, siya ay nagpakadukha upang sa kanyang karukhaan tayo ay yumaman. Mga kapatid, ang kanyang pagpapahirap doon sa cross ay kabayaran ng ating mga kasalanan. At yun din ay nag-aalis sa atin sa isang sumpa. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng kamatayan. At tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At siya'y nabuhay muli mula sa mga patay upang tayo ay magkaroon ng pag-asa na pagkatapos ng buhay na ito ay meron namang panibagong buhay na kasama natin ang Diyos magpakilanman. Ngunit kung hindi pa naman tayo ay lilisan sa mundong ito, tiyak na mayroon tayong mapatutunguhan na magandang buhay sapagkat hawak ng Diyos ang ating mga buhay at hindi tayo pabayaan. Kahit mayroong COVID-19 o kaya economic slowdown ng buong mundo, lalo po sa ating bansa, mga kapatid, maniwala ka lang, manalig ka sa pangako ng ating Panginoon na hindi ka iiwan ni kakalimutan man. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa paningin ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. At walang mga anak ng Diyos na kanyang pinababayaan. Tiyak na ikaw ay aalagaan ng Diyos, lalo po sa gitnang ito, sa panahong ito, na mayroong pandemic. Walang magagawa ang kahirapan, ang pandemic, ang kagutuman kung nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang mabuting pastol. Hindi kanya iiwan, hindi ka rin niya kakalimutan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang kailangan mo lang, isurrender mo ang iyong buhay. At lagi kang manalangin, magbasa ng Biblia at talikuran natin ang mga masasamang gawain upang mas lalong dumaloy sa atin ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.
siya ay buhay, tapat siya. At yung sinabi niya na ang kapayapaan ay sumenyo, ang ibig sabihin, huwag ka nang mabalisa, huwag ka nang matakot, manalig ka sa kanya at magkakaroon ka ng mga pagpapala na umaapaw. Kaya tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Diyos na lumalang ng langit at lupa, at ang Diyos na siyang tumugon at nagmamahal sa amin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinudulog po namin sa oras nito ang lahat ng mga nakikinig sa iyong gawain o Panginoong Diyos na aming Ama, at kung sila ay mayroong mga karamdaman, paggalingin niyo po sila o Diyos. Kung sila man ay mayroong mga suliranin na way maibsan at malutas ang kanilang mga problema. Kung sila ay walang-wala o Diyos, pahintulot niyo po na mayroong kayong gagamitin na mga tao upang matugunan ang kanilang mga pangailangan. O minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, mahabag po kayo sa aming bansa. At hayaan niyo po na aming bansang ito, ang lahat ng mga mahihirap ay magkaroon sila ng pagkain, trabaho, at lutasin niyo po ang aming mga problema sa aming bansa. At nawa magkaroon pa ng maraming vaccine against COVID-19. Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga namumuno sa aming gobyerno, ang aming bansa, ang Pilipinas. Pagpalain niyo po at hayaan niyo po na ang bansang ito ay maging mayaman na bansa at maraming mga kain na mga pagkain para sa mga mahihirap. Panginoon, salamat sa mga membro ng St. Paul United Methodist Church sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga manggagawa. Ang nais po namin, O Diyos, na suklian niyo po sila ng mga umaapaw na pagpapala at magkaroon sila ng matatag na buhay na may kapayapaan at kagalakan. Lalo po yung mga kapatid namin na walang trabaho, O Diyos na aming Ama, hiniling po namin na ipagkaloob mo po sa kanila ang kanilang kahilingan. Kung sila ay mayroong mga problema, O Diyos, lutasin niyo po. At gayon din po ang mga negosyo ng aming mga kapatid. Panginoon, mahabag po kayo at naway ito ay umasinso, umunlad, at maging instrumento ito ng pagpapala sa kanila at gayon din po sa iyong simbahan. Nanais po namin na magkaroon sila ng complete healing, katulad ng aming mga kapatid Raymond Balbuena. Si Kuya Sammy Santos, bigyan mo pa siya ng kalakasan at mahabang buhay dito sa lupa, O Diyos. Gayon din po si Archeles Cruz, ang anak ni Ate Dar Cruz, at gayon din po ang kaniyang pamilya, Christian, Giancarlo, Colin, Gemma, at ang kanilang apo, Panginoon. Pagpalain niyo po, ingatan niyo po sila. Aming Ama, mahabag po kayo sa aming bansa, sa aming mga kababayan, sa mga nawalan ng trabaho, at gayon din po na sila ay yumao dahil sa COVID-19. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.